Good evening mga kapuso, mga kabarangay. Welcome po sa Pasikatan Online. Ako special this Sunday dahil meron po tayong mga kasama at mga kapiling. Hinukulaan ko kanina eh. So inaalam ko kung ilang beses ko na nakasama itong mga bisita natin ngayong gabi. Sabi nila third time or basta nakapiling ko na lang ito sa ating ano, sa ating studio sa Barangay Alas dati. At sa online din. Pero huwag na natin patagalin mga kapuso, mga kabarangay. Please welcome. Nagbabalik po sa Pasikatan Online, The Vowels, They Orbit. Magandang gabi sa inyo. Hello! Good evening. Pati muna kayo sa mga ano natin, sa mga viewers natin tonight, sa mga kapuso natin. Hello, ako si Patch. I play bass. I'm Jane. Nagigitara ako. I'm Hannah. I play keys. Hi, I'm Nika. I'm the vocalist. Hi, sa mga kapuso. Si Jeremy. Ako si Jeremy, ang drummer at backup vocals ng The Vowels, The Orbit. Medyo seryoso si Jeremy. Ayan. Eto, anong bago sa The Vowels, The Orbit? Anong magandang balita ang hatid ninyo sa mga kapuso natin? Meron kaming mga bagong kanta. Meron kaming 6-track album or EP, yung tinatawag. Nilabas namin noong March. Yung title is Tuloy, Tuloy, Tuloy. Tuloy, Tuloy, Tuloy. Anong story nitong Tuloy, Tuloy, Tuloy na ito? Is it about your career or sa buhay talaga ng bawat tao na kailangan natin tuloy-tuloy lang? Pwede po yung dalawang yun, pareho. Actually, nasa tao rin kung paano niya i-interpret yun. Very personal siya sa amin. Pero kung titignan namin kung paano namin siya nilatag or bakit siya namin ginawa, it's a continuation of the first EP. So, yung first EP, yung title niya is Ang Unang Ikot. So, parang dami mo nang pinagdaanan sa unang ikot. Kaya sa second EP, tuloy-tuloy-tuloy. Parang ang message lang namin ngayon is kahit tuloy-tuloy yung mga pangyayari sa buhay natin, tuloy lang yung buhay. So, ayun lang, mas trinay lang namin siyang i-positivize yung message. So, positivity ang gusto nating ihatid sa mga ano, sa mga viewers at listeners natin. Positivity, hindi sa sakit ako, hindi sa buhay. Di ba na looking forward tayo sa lahat ng bagay, di ba? Ayun, huwag mawala na pag-asa. Laging may pag-asa. Sino sumulat ng song na ito? Sa EP po, yung 6 tracks doon, yung tatlo, ako po yung nagsulat. Yung isa po is a filler. It's called Bangungot. And may contribution kaming lahat dun. And then yung dalawa po, yung Here in My Arms, actually yung dad ni Jeremy yung nagsulat. And then yung si Hannah yung nagsulat. Mm-hmm. So ano talaga siya? Trinay namin i-showcase lahat ng... Di pa naman lahat kasi may mga aabangan pa tayo pero marami kaming showcase for this second season. Ikaw Jeremy, ano sa tingin mo sa grupo? How do you decide sa kanta? Paano kayo nagde-decide sa isang song na ito ang kailangan nating release, ito yung kailangan nating gawin, ito yung kailangan nating i-record? Paano nag-uusap-usap yung bawat miyembro sa inyo? Usually naman, actually, yung tuloy-tuloy-tuloy since 5, nagsimula yan sa 26 tracks eh. Doon siya talaga nag-start. So, siguro yung pagpili, it has something to do na din with management and label. Okay. Yun yung proseso niya. Pero, syempre, may kami ding 5. Siguro in terms of yung areglo. Yung areglo ko. And, hindi lang din sa areglo, pati na rin sa pagtahi ng storya. So, kung halimbawa, meron kaming 10 na pinapili kami ng 5, ginawa namin doon is pinag-usapan namin paano yung takbo ng bawat emosyon ng kanta para maging buong story na konektado sa isa't isa. Yun. So, tama ba yun, guys? So, paano naman kayo nagbibigay ng mga suggestions naman sa isa't isa? Kinukuha nyo ba yung bawat sides talaga ng bawat isa sa inyo?
Usually, yun, nagbabaton lang kami ng ideas, whether it be yung mga groove ni Rem, basslines ko, vocal melodies ni Mika, keyboards ni Hannah, and of course, yung mga guitar parts ni Jean. So, we try to make it as collaborative as we can. Possibly, may naisip pa ko, pero meron pang mai-improve pa. So, dyan papasok yung, ayun, what I said kanina, collaboration. So, talagang just helping each other. Yes. Just so we can get the best out of each other and the best that we can show the best and let you guys hear the best that we can provide sa inyong listeners. Totoo naman yan, correct yan. At syempre, kailangan din talaga natin magtulong-tulong at tulungan ng bawat isa. Guys, kasi ano eh, parang I remember before nung makasama ko kayo dito sa studio, that's before the pandemic eh. Kumusta kayo after ano, after pandemic? Paano kayo naka-survive sa ano, sa kasi mga musikero, talagang super affected talaga yan eh. 'Di ba? Parang lahat na lang yung mga performers, entertainers, kayo, ang laki ng ano, ng epekto sa inyo nito. Paano kayo nag-survive niyon? Anong ginawa niyo? From ano, going back to gigs, parang nakakapanibago yung feeling from pandemic. Like, nalimutan mo na kabahan. Ay, again. Yung feeling na, ay, ganito pala yung feeling na kabahan before going on stage. Nakakamiss din pala yung ganun feeling. And the crowd, and of course, my bandmates, each other. Meron ba kayo ano? Meron ba kayong mga tawag dito, nakalimutan ko yung term, parang mga bagong explore sa sarili ninyo na nung pandemic yun lang na-discover? Ikaw, like, Jeremy, meron ka bang ano na kaya ko pala ito? Ba? Na, yung mga bagay na hindi ko nagagawa dati, nagawa ko because of pandemic kasi nagkaroon ako ng maraming time. Ganun. Meron ka ba noon, Jeremy? Meron, dalawa. Hindi naman dalawa. May isa. Naging platito ako. Ayan. Feel ko lahat yon naging parte tayo ng pagiging plantito ng pandemic. Hmm. Tapos yung nanay ko nung time na yun, as in, ang dami na lang akong natatanggap ng order bigla na dumating sa bahay. Na kanya daw kanya. So, to the point na kinontra ko na din siya kasi sabi ko, may COVID pa, baka lahat ng rider, baka may COVID yung mga rider, maawa. Pero yun, platito. Yun ang pinaka... Plantito. Nagawa ko yung pandemic. Kayo guys, anong yung mga observation ninyo sa sarili ninyo? Or sinasabi natin, pwede rin natin sabihin na mas nakagawa kayo ng mas maraming kanta. Sama ba yun? Hindi, wala. Hindi, joke lang. Ano. Nung pandemic, doon ako natutong magluto. Yung mga simpleng itlog, gano'n. Masaya na ako kasi. Kasi, yun nga, hindi pwedeng lumabas. Ayaw din naman mag-order kasi po kayo pataw. Ayaw, mabahit ng delivery. Tapos may dumating na ano, ayuda sa amin dati. Yung parang ang daming dilata ng ano, tuna. Tapos umiitlog din kami sa bahay. So yun, parang tukobulit, gano'n lang. Kaya medyo nakakasawa nung tumagal. Pero yun, at least may bagong natutunan. Well, it's the lesson. Parang ano, no? Parang ang sama nung nangyari pero nakakamiss din, no? Sa bahay sa kasama, no? No, diba? Meron kami nung ano, cook-off sa YouTube namin. Panoorin nyo. Yun yung nilito siguro din. Okay. Wala bang ano sa inyo? Wala bang nagdalgona sa inyo, dalgona? Ay, ako po natin. Dalgona coffee. Sige, ito, imbitahan natin yung mga kapuso natin, mga kabarangay natin na suportahan kayo, stream ang inyong bagong single, ang mga songs ninyo sa lahat ng digital platforms. Go ahead, sinong mag-i-invite? Hello, mga kapuso. So, we are inviting you to listen to our songs, lalo na yung mga aming bago, dun sa pinaka-bago naming EP, tuloy-tuloy-tuloy, with linilidyan ng single namin called Sandali. So, pakinggan nyo siya. We also have 5 more tracks with that. So, that would be Una, Here in My Arms, Clutch, Bangungot, and If You Come Back to Me.
Yun. And of course, huwag yun na stream yung older songs. Ayun. And if gusto yun ng mga kakulitan, kachismisan, or just mga say hi, you can go to our social media pages. That's The Vowels They Orbit on Facebook. And you can find us on Twitter, Instagram, TikTok, at The VTO. Mahaba kasi yung The Vowels They Orbit. So, sinorte na lang namin para mas madaling hanap. Correct, yeah. Yes. There you go. So, maraming salamat. The Vowels They Orbit, mga kapuso, nakakapiling natin, nakasama natin ngayon. And, syempre, don't forget to request din ang kanilang mga songs dito sa Barangay LS 97.1. Syempre, nagpa-play kami yan. At, guys, thank you so much. Maraming salamat sa time. And I hope someday na makapiling na namin kayo rito face-to-face dito sa studio sa Pasikatan. At ingat kayo. Pupuntahan pa yata kayo ngayon. So maraming salamat. Maraming salamat, Papa Obet. May gig pa. Sipag, oh. Sipag talaga. Thank you, Papa Obet. Thank you. Maraming salamat din po sa mga kapuso natin na nakapiling natin na tonight. Till next week, sino kaya ang mga kapiling natin sa Pasikatan? Eh, tuloy yan, mga kapuso. Dito lamang yan sa Barangay LS 97.1. Forever. Sandali, sandali lang, sandali, sandali lang.